Hey, what's up guys? Welcome to Beepers. In here, you will see mostly unboxing of online products, learn different kinds of geeks, tricks, and tips in electronics, gaming, and other cool related ideas. Today guys, meron na naman tayong isang item from online shop. Samahan nyo akong i-open guys to see kung ano yung mga nasa loob nito. Kinakailangan natin itong i-gawa ng video guys para kung halimbawa may mga kulang sa loob, meron tayong habol kay seller. So, let's get it on na guys. At first guys, napansin ko na ganituhin nyo lang, madali lang siya ma-open. Yan, tingnan nyo. Slowly. Siguro luma na yung packaging nila. Kaya ganito yung nangyayari. So, kung halimbawa nadudukot lang yung mga items sa loob, napakadaling lugutin. Anyway, meron namang sticker. Okay, so i-open na natin. There. Ano to? Yan, Shopee Express na cellophane. Substandard. Anyway, yan. Pero, meron pang ganito. Let's see na lang guys. Kung okay ba. Kukuha lang ako ng key. Yung mga item sa loob guys is naka buy box. Ito baby pass charging, isa, dalawa, tatlo. Bakit tatlo guys? Kasi ito siya is for Apple, for type C and micro. Okay, iniisa ko na lang guys kasi yung charger ko ano to, nagde-decay na. Next, yan po, isang as you can see, pang Apple rin. Another one, ito siya fast charging bend resistant. So pinakailangan natin mga ganito kasi madaling nasisira yung cables natin. Another one. Ito. Bakit tatlo naman? Kasi siguro ayun nga. Ba't dalawang type C? Anyway. And the last one is ito guys. Ito na yung pinakahihintay kong battery. So yan guys, wala na. So titingnan natin guys. Recap. O recap talaga. So, eto, may Samsung battery tayo for J7 Pro. Yan, Galaxy J7. Ganda ng lalagyan niya, guys. Ewan ko lang kung standard. Or, eto yung talagang pang for Samsung. There, eto, isa, dalawa, then, tatlo. Tatlo-tatlo sila, guys. Next, guys, let's proceed to unboxing. So, unahin ko tong, eto na lang. Yan. So, open natin. Ito yung fast charging na Baybin na charger 3.0 Qualcomm. Anyway, there. Open na natin. Ayan, may sticker. There. Expect natin na same lang sila lahat ito, pero isa-isahin natin. So, yan po. Pala ko 3 ampere. 1.5 lang. Kung 5 volts, nasa 2.4 ampere, guys. And, ito po yung cable niya. Then, meron siyang wire strap. Ayan, ganyan yung brand niya. Nakalagay. And, yung quality, guys, is parang almost same sa original. Yan. 3.0 yung color ng USB. Yan. Okay. Then, yung charger niya, guys. Ganito siya kalinaw. Aha. Ayan. There. Then, yan po. There.
Kumuha lang ako ng extension, guys. Yan. So, umilaw siya. Yan, saksak natin, guys. Tapos, syempre, power apple siya. Ito. Lobat kasi, guys. Then, ang problem ko nito is, yun nga, yung charging board natin, nasira ko. Anyway, there. Ayaw niya. Ginagawa ko. Baliktarin. Ayun, nag-charge siya. Ayan. So, yan po, charging siya. So, lagay natin dito. Okay. Next is, ito. Open na naman natin. There. Almost same lang din sila nung isa. Yung lalagyan nila, pang universal man din. Yan. Same lang talaga. Then, as you can see, ganun din. Wala na tayo preview nito. Saksak natin din. Then, lalagay natin dito. Ayan. Tapos, kukuha tayo ng 4 micro USB. There. Dapat mag-charge na to, guys. Ayun. Nag-charge siya. Next. Try natin tong ganito, guys. I-open din natin to. Hindi na natin to i-open, guys, kasi tatlo na silang magkakapareho. Eto. To open, guys. Anyway, eto pala yung structure niya, guys. Eto, nakalimutan ko. So, back tayo dito. Eto po yung sa likod niya. Ayan. Okay. Ayan. Parang nag- sa shine yung lettering. There. I don't know kung ito yung nagpapatunay na original. Yung kabila, kabila, kabila. So, yan. So, dito tayo, guys. Yung bend resistance na cable. Ayan, YW cable. 6 ampere lighting cable. Ah, ito pala may nakalagay. Lightning cable. Micro USB cable and then type C. So unahin natin yung lightning cable, guys, for Apple users. So ayan po, ito lang po yung laman niya, guys. Then wala na. Ayan. So double check natin kung working. Ayan. Parang nasisira man din ito, guys. For me lang, ha. Charging. So, working. For the micro USB, titingnan lang din natin, guys. Yan. And then, yan yung sa likod. So, 10,000 plus violent bending test. Wow. Sana totoo. Then, there. Test natin. Tagay. And then, hopefully, mag-charge. Ayan, charging. So, next, guys. Hindi na natin to i-open kasi, yun nga, na-open na natin. Next, guys, ito. I-open natin itong Samsung na lithium-ion battery. Lithium-ion battery. Long-lasting original quality. So, original. So, we're blessed. Kasi original raw. Anyway. Yan. Ito pala yung quality. Okay. Napakakinis. Napaka-elegant. Ang problema, dumidikit yung yan. So, yan po.
tataguin natin to para sa pagtago rin ng yung lumang battery. So since ito yung binili natin for this, tatanggalin natin to sa kalagyan niya. Ayan, yan po yung Samsung natin na hindi pag-aari natin. Anyway, open natin. Yan, medyo maluuma na. Ang problema ko kasi nito, napakadaling malobat na, guys. Charge ako ng almost 8 hours. Ginagamit ko lang siya for around 3 hours. So, wag kasing katulad naman din sila. Yun lang, walang ibang pera kundi pamasahe. Ang problema nito, yan, made in China. Ito, made in China, pero may fabric in China. Yan, ito, isa lang. So, near field communication. So, naka NFC siya, guys. Capable ba? Anyway, may nakalagay kasi, guys, NFC. So, magta-test tayo nito later. Pero hindi to masasama sa pag-preview natin. Okay? So, open na natin. Ay, tatanggalin na pala natin yung luma. Wala nang off-off, ano? So, compare natin, guys. Ayan. Dito, mayroon pa siyang protector para maiwasan mag-short. And then, almost same naman. Yung kapal niya, parang medyo makapal yung sa taas. Then, ito lang, dito. Magkaiba sila dito sa ibaba. Pero, same naman din siguro yan. So, let's get it on na. Lalagyan na natin, guys. First, tanggalin muna natin yung ito. Ayan. Ayan. Ito, guys, thermal tape ito, which is ano to, kahit sa mainit hindi nasusunog. Then there, tingnan natin, plus minus same. Ayun, nag-click. And then sana mag-on. Ayun, nag-on, guys. Okay, there. Then, syempre ito, ilalagay ko na dito. Samahan nyo na lang ako. Uy. Oops. Yan. Diyan yung sila kalagay kanina eh. And then, there. So, safety yung lumang battery natin, guys. Ito, naglo-loading siya. Then, from factory or from bili natin, 66% yung laman niya. Tanggalin natin ito. Oops. So, ngayon, guys, umiinit na yung si Apple. Ganon din yung kay micro USB. Yan. Then, charge. So, hahayaan natin to mag-charge, guys. And see kung from 66% ilang oras siya mag-charge. As of now, guys, as you can see, 321. Ang battery life niya is nasa 45%. 45% siya simula nung tinanggal natin kanina, mga around 7:30 or around 7. So, ilang oras na ngayon? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. So, 8 hours na, guys. Nabawasan na siya ng 55%. And then, meron pa siyang naiiwan. So, hindi lang natin to papalobat, guys. So, ito po yung output niya, guys. Na-charge ko pala medyo matagal-tagal rin. Simula nung pag-test natin until morning. Yes, guys. After ilang minutes, yan na po yung charging niya. Nasa 86% na po.
Anyway, so hanggang dyan lang tayo ngayon, guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel. Be first. Bye-bye!